inyong mga kabarangay. Tayo ngayon ay gagawa ng sisig. Ito ay isang shortcut na aking ginawa para wala masyadong tatadtarin na ingredients. So ayan, ang mga ingredients ay nakalista. Tignan din ninyo ang description para sa pagpapakulo ng baboy bago i-grill o ilalagay sa air fryer. So ayan, naglagay ako ng butter sa isang frying pan at nilagay ang onion at garlic. Mas masarap kung butter o margarina ang inyong ilalagay dahil may dagdag lasa ito. Ilagay ang pork mince. Idagdag ang pork mince. Naglagay ako ng pork mince para dumami ang ating sisig at gagawin natin na maging crispy ang pagpiprito nito. Kapag nag-brown na ay medyo palulutungin natin sa kawali. Dagdagan ng butter kung kailangan para hindi matuyo habang lumalambot ang pork mince. Habang pinapabrown ang pork mince, ay gayatin ang roasted pork. Makikita ninyo sa description box ang pagpapakulo ng roasted pork at ng chicken liver. Kailangan ay malutong ang pork skin para magkaroon ng crackling. Kung gusto ninyo na mas maraming malutong ay dagdagan ninyo ng chicharon. Pero okay na yan, maski konti lang ang pork crackling. So ito na ang ating pork mince, medyo brown na. Idagdag ang ginayat na pork belly at ang liver.
Haluin muli ang mixture na nasa frying pan. Timplahan ng pepper at asin, konting asin lang dahil lalagyan pa natin ng patis. Pwede rin ninyo gamitin ng soy sauce imbes na patis. Pigain ang lemon. Dahil ang pinaka-ingredient na nagpapasarap sa sisig ay ang lemon at ang patis o soy sauce. Hindi na masyado kailangang haluin dahil masarap din naman kung hindi masyadong nahalo ang lemon at ang patis dahil naglalaro ang lasa nito sa dila habang kinakain ang sisig. So ayan, nilagyan ng fish sauce bago haluin lahat ng ingredients. Ang pagdagdag ng liver ay para lang mag-add ng texture sa ating sisig. So patayin na ang stove. Pwedeng alisin sa apoy bago ilagay ang onion. At haluin. Mas maganda kung half cook ang onion dahil nagdadagdag ng crispiness ito sa ating sisig. At ang lasa ng half cook na onion ay nagbibigay ng init sa dila. Na siya rin nagpapasarap ng ating sisig. Depende sa inyo kung gusto niyo dagdagan pa ang onion. Pwede niyong ilagay ito habang mainit pa ang sisig bago iserve pagka ready ng kainin. Lagyan ninyo ng chili. Depende rin sa inyo kung gaano karami. Okay, bon appetit! See you next episode dito sa Barangay, Australia. I'm signing out. God bless.